Sa makulay na panitika ng Pilipinas, mahalaga na patuloy na makilala ang mga tao sa likod ng mga kinang ng mga ito. Isa dito ang isinilang sa lalawigan ng Bulacan, ang dakilang makata na si Francisco Balagtas y de la Cruz. Isinilang siya noong 2 ng Abril 1788 sa Baryo Panginay, Bigaa, Bulacan ng mag-asawang Juan Baltasar at Juana de la Cruz. Nagsimulang pag-aralan ni Balagtas ang mga panalangin at katesismo ng isang parochial school sa Bigaa. Makalipas ang ilang taon sa Tondo, Maynila upang makapag-aral sa Colegio de San Jose. Nakapagtapos siya sa Colegio de San Juan de Letran noong 1812. Ang kanyang mga guro na sina Agapita Bernardo Rivera, Dr. Mariano Pilapil at Jose de la Cruz ang nagturo sa kanya magsulat ng mga tula, ngunit ang higit na pumanday sa kanyang husay ay ang bantog na manunulat na si Jose de la Cruz o mas kilala sa bansag na Jose Sisi. Samantalang sa mapait na kinahantungan ng kanyang labis na pag-ibig kay Maria Asuncion Rivera o mas kilala bilang Celia, ang naging dahilan ng matinding damdamin na sa kanya ay nagbunsod upang maisulat ang isang kwentong sumasalamin sa malungkot na kinasapitan ng kanilang pag-iibigan, ang Glorante at Laura sa kaharian ng Albania. Ito ang pinakatanyag at itinuturing na obra maestra sa lahat ng kanyang kathang pampanitikan na orihinal na nailimbag noong taong 1838. Nabuo bilang isang identidad o pagkakakilala ng mga Pilipino sa panahon ni Balagtas. At yon ay mababasa sa kanyang Glorante at Laura nang banggitin niya ang bayan bilang ang bayan kong sawi. Ngayon, kung ang isang bayan ay nasawi, ede para siyang isang tao. Nasawi siya sa pag-ibig. Kaya nga, yun ang pinakatema ng mismong Glorante at Laura. Pag-ibig. Pero pinalalim niya yan na yung pag-ibig na yun, hindi lang nagaganap sa mga tao, nagaganap din yan sa isang bayan bilang isang identidad. At yan ang magiging inspirasyon ni na Marcelo del Pilar, ni La Rizal, doon sa kanilang mga unang sanaysay. Si Rizal ay sumulat noong kanyang El Amor Patrio na isinalin at ginawang tula ni Marcelo H. del Pilar. Doon kay Marcelo H. del Pilar, nagkaroon ng ibang anggulo kasi pag-ibig sa tinubuan lupa ang kanyang salin noong El Amor Patrio. Sa panahon ni Bonifacio, binigyan ng ibang anggulo ni Bonifacio. Ginamit din niya yung pag-ibig sa tinubuang lupa. Pero ito ay nasa konteksto na ng hiwalay ang Pilipinas sa Madre Espanya. Kasi sabi niya na maalam na si inang si Pilipinas doon sa kanyang Madre Espanya. Kaya nakita nyo sa kanyang tula, pag-ibig sa tinubuan lupa. Yung ano rin, pag-ibig din ang kanyang konsepto. Pero ito, yung identidad, inang bayan. Ang mga kathahan ni Balagtas ay higit na nakilala sapagkat pinili niya itong isulat gamit ang wikang Tagalog. Dahil dito, siya ay kinilala ng bayaning si Mariano Ponce bilang prinsipe ng Makatang Tagalog. Pagpaparangal kay Balagtas, yung pagpaparangal na yun ay nasa forma ng palitan ng mga tula, parang duplo, nasa tradisyon ng duplo, ngunit binanggit na ito ay isang uri ng balagtasan. O, kaya yung salitang balagtas ay inilapat nila sa kanilang debate ng pagtula na nasa parangal, bilang parangal kay Balagtas. Nagsimula noong 1724 sa Maynila na sinimulan ni na Jose Corazon de Jesus at Florentino Collantes.
Ang baligtasan ay nakarating sa rurok ng popularidad noong dekada 30 at 40 at nagpatuloy sa mga pahayagan, radyo at paaralan. Ngayon, bahagi ito ng mga pagdiriwang lalo't kapag pista o buwan ng Agosto. Ang kabuluhan ni Baligtas ay hindi sa particular na panahon, hindi lang sa kanyang panahon, kundi sa lahat ng panahon eh. Kasi ang tema nung kanilang poet, yung poetry ni Baligtas ay tungkol sa tema niya. Yung hustisya, yung katarungan, di ba? Yung dalawang, yung Muslim at saka yung Kristiyano na pagsasama niya sa kanyang mga tula. Pwedeng magpareho ang kapalaran ng Muslim at ng Kristiyano sa loob ng isang bayan, pwede silang magkaunawaan at ang labanan nila yung injustice o yung kawalan ng katarungan. Yun ang isang bagay na kontribusyon ni Baligtas sa ating kamalayan bilang Pilipinas. Kailangan magbigayan tayo sa loob ng ating bayan. Sapagkat para tayong isang, isang ina. Yung ina na yun ang magbibigay sa atin ng kakanyahan bilang isang tao. Sa kanyang ambag sa panitikang Tagalog, hindi lamang siya dapat kilalanin bilang alagad ng sining o prinsipe ng Makatang Tagalog, ngunit isang bayaning maipagmamalaki, hindi lamang ng mga Bulakenyo, kundi ng bawat Pilipino, sapagkat siya isang hiyas na dapat kilalanin, ingatan at alalahanin.